来てるみたいだから待ってて、キラここで並んでて乗れるように立って待ってて、なんでキラここ待って、ついてくるね、うん。Sikat tayong mga Pinoy dahil sa bayanihan. Pero, panalo rin kaya tayo sa larangan ng katapatan? Isang eksperiment ang aming ginawa para malaman kung ang honesty ay buhay pa sa ating diwa. Kahit na ngayong modernong panahon, marami pa rin ang naniniwalang pinapahalagahan ng mga Pinoy ang katapatan. At makikita pa rin ito sa maraming kabataan. Honesty rin sa magulang ay yung simple way na hindi mo pagbabalik ng sukli kapag ka pinabili ka ng parents mo. Kunwari may examination, sa kahit hindi ko alam yung sagot and final exams na, I would rather have no answer than to cheat on my classmate. Pagiging honest, it comes with integrity. Nandun yung integrity ng tao. Sa tingin ko, yun yung basic ng pagiging honest. Kasi pag honest, napakahalaga nito sa mga tao eh. Sa kaliwat ka ng balita ng panggagancho, korupsyon at pagnanakaw sa gobyerno, parang mahirap yatang paniwalaan. Ito ang dahilan kung bakit namin naisipang gumawa ng isang social experiment sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang honesty store. Dito, walang nagbabantay. May lalagyan lang ng bayad. Yung mga tao ang maglalagay ng bayad at kukuha ng sariling sukli sa kahon. Ang aming unang lokasyon, sa tapat ng isang simbahan sa Paranaque City kung saan walang tigil ang daloy ng mga tao. Bukod sa mga hidden camera, meron din kaming kasabwat na umaalagid sa tindahan para masiguro na tama ang ibinabayad at kinukuhang sukli ng mga mamimili. Aba, agad itong dinumog ng mga tao. Agaw pansin ito sa mga dumaraan. May kumuha pa ng letrato. Palibhasa ay mainit ang panahon, ang aming bottled water, blockbuster agad. Naging mabili rin ang mga candy at sitserya. Ang mga batang ito, nakailang balik na. Sa bawat kuha ng paninda, may inihuhulog namang bayad sa kahon. Ang iba pa'y binibilang ang hawak na barya at ikinukumpara sa presyo ng binili. Ayon sa aming kasabwat, maayos naman ang mga transaksyon. Eksaktong pera daw ang kadalasang ibinabayad. Ang mag-asawang ito, bumili naman ng candy at saka ibinigay sa mga batang nagpapalimos. Makailang sandali pa, lumapit itong naka-violet na lalaki na may kasamang babae. Pagkakuha ng pinili, inihulog na niya ang kanyang bayad at sinuklian ang sarili. Kinukulihan ko ng maayos yung sarili ko dahil
Kaya ko manloko. Kahit simpleng store lang yan. Gusto ko maging honest sa sarili ko. Ganon din ang ginawa ng mga batang ito na bumili ng tubig. Maayos din nilang sinukrian ang kanilang sarili. Bayad. Tapos punay ng sukli. Magkano binayad nyo? 50. Tapos magkano sukli? 40. Sabi po kasi na mama, kapag naging honest ka daw, magpunta ka daw po sa heaven. So ginagawa po namin yung tinuro sa amin. Natutuwa ang mga Banyaga sa atin dahil nakita nila ang mga Pilipino daw ay relihiyoso. Kapansin natin ito sa ating pamilya, sa ating community, tayo ay malapit sa Diyos. May we be Christians or Muslims, tayo ay relihiyoso. And the fact na tayo ay relihiyoso, medyo konektado to sa pagiging honest. Dahil wala mang ibang tao nakatingin sa mga bagay na gagawin mo, sinasabing nakatingin ang Diyos din sa'yo. Wala mang ibang tao sasaway sa'yo, sinasabing hindi matutuwa ang Panginoon Diyos. Inilipat namin ang Honesty Store sa isang park sa Quezon City. Dito naman, nagkalat ang mga taong namamasyal at nag-e-ehersisyo sa paligid. Ang aming tindahan, dinumog ng mga bata. Ay, Honesty, iba siya. Meron, no. Kaya nga sila naglagay. Ano ba yan? Hindi ko maabot. Sinasabing ang mga may gusto ng ganitong pamamaraan ng pagtinda, ang excited dito ay ang mga bata. Na kung saan, it is a way for them na i-prove sa kanilang sarili na sila ay honest. Sa pamagitan ng ganitong experience, natututo ang bata maging honest. Na kung saan, alam ng mga bata na ang pera ay may halaga. Itong batang ito, aming nilapitan dahil sobrang kinuhang sukli. Ayon sa kanya, nalito lang daw siya sa pagbibilang ng pera. Pero very good naman sa pagsusukli ang mga estudyanteng ito. Hindi po pumasok sa isip namin ng mandaya kasi po, dati pa naman po ginagawa pa po ng mga Pilipino yan, yung pagbibili po kahit po walang nagbabanta. At ang huli naming customer, halos pakyawin ang aming paninda. Very honest din sa pagbabayad at pagsusukli. Parang sa simple things, di ba, ng pagiging honest natin, dun kasi nagsustart ang lahat ng bagay. Tulad niyan, bilang kabataan, dapat maging honest tayo kasi sa atin mag-uumpisa bago natin ipasa sa kapwa natin. Nang bilangin namin ang aming kinita mula sa maghapong pagtitinda, sumugma naman ito sa aming mga naibenta. Nagpapatunay lang na sa panahon ngayon, karamihan pa rin ng mga Pinoy ay tapat kahit sa mga simpleng paraan. Kaya naman kami ay sumasaludo sa naging honest naming customer. Money is not about